Magandang gabi o araw po sa ating lahat. So mamaya o bukas ay mag-start na ang SIM card registration. At nakapost ito sa ating Philippine Government Portal FB page, yung mga link. Bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutan mag-subscribe at i-tap notification bell para updated ka sa ating mga video. So let's start! Sa dito subscribers, nandiyan ang dito.ph/register/dito. So ganito po yung site na makikita nyo pagka computer ang gamit nyo. Tinry ko rin kanina sa cellphone, nag-open naman dito. So nandiyan, makikita nyo pa lang dyan yung mga paliwanag kung bakit mayroong o ano yung SIM registration app, kung sino yung mga kailangan mag-register, paano mag-register, at yung mga kailangan i-report. Pangalawa naman is yung sa Globe or TM or GOMO subscribers. Ang link niya is new.globe.com.ph/simreg. So ganito naman po ang makikita nyo sa kanilang site. Ayan. So ganun din po. SIM Registration Act PACS o Frequently Asked Questions. So ganun pa rin po ang makikita natin dito sa link na binigay ng Globe. Mga paliwanag pa rin po ang makikita dito. Ayan. At yung pangatlo naman ay yung Smart TNT SAN subscribers. Ang link is smart.com.ph/simreg. Sa kanilang link, ganito ang makikita pa lang ninyo. As in, wala pa siyang mga paliwanag. Ayan. So, sabi dito is the SIM registration page will be available on December 27, 2022. It will be simple, safe, easy, and convenient. At kanina nga sa balita ay ganito ang sinasabi. At banurin po natin to. Handa na rin tayo dyan sa ating mga channels to assist. Kapilang na dito yung mga smart stores. Pwede natin puntahan ang ating smart store sa buong kapuluan yan. So yun po yung sa smart. At ito naman yung sa ibang network. Pero sinimplihan daw nila ang proseso kahit na sa mga bagong deactivated na SIM. Pag bumili kayo ng SIM bago, pag... Ito naman yung sa Globe. Bago, at insert nyo yung SIM. Pwede nyong i-access ka agad yung registration website. Kasi may free data just to access that site. And then you need to insert yung SIM kasi para doon nyo ma-receive yung one-time PIN. Para nagpapatunay na kayo yun, habak-habak nyo yung telepono. We want to make it... And then, this one is the... Dito. Very easy. Napakasimple po ang process namin. Pag-click nyo sa link, whether new subscriber ka or existing, redirected ka right away, real-time, dun sa portal namin, less than 5 minutes, tapos na kayo. Ang mga existing o dati nang may SIM, maaari rin mag-register sa mga website ng kanilang mga telco. Ang... So, yun, no? Yung mga existing o kasalukuyang ginagamit nating SIM, pwedeng mag-register, sabi nga dito na, dun sa kanina nalang mga telecommunication company. At dun naman sa mga bago, mga magbibili nating SIM, is kailangan talagang i-register. At eto nga po, may warning pong binigay. Babala rin sila sa publiko na sa website lang ng mga telco mag-register at wag basta mag-click ng mga link para hindi mabiktima ng phishing. At ayun nga po, no, baka may matanggap tayong mga text na huwag nating basta-basta i-click. Makagamitin na naman ito pagkakataon nito dahil SIM registration day na gamitin ng mga masasamang loob. Gamitin na naman nila ito para makapanloko o makakuha ng mga data na galing sa inyo. So doon lang sa mga link na binigay natin kanina, doon lang tayo mag-register. At ayun nga, regarding din to sa Pandoloco, nag-warning din ang DICT. Paalala naman ang DICT. Kung
kung may mga tao po na mga ngahas na gamitin yung fake information, fake IDs, na mapaparusahan po sila. Because after the initial registration process, we will conduct a post-verification process, meaning just to confirm the identity. So, yun nga po, no? Pwedeng kasuhan yung mga gumamit o magbigay ng mga false information o gumamit mga hindi tamang account. So, yan. Yan muna po tayo. So, ipipaste ko na lang din po sa description yung mga link na ibinigay ng Philippine Government Portal para madali nyong mapuntahan. So, kung hindi pwede doon sa cellphone, try nyo na lang po sa computer. Kasi kanina nag-try ako doon sa ibang site is hindi pwede sa cellphone. Kaya, videohan ko na lang itong sa computer. So, thank you po.